Ang bansang Pilipinas ay mayaman sa ginto, kung saan nabibilang ito sa pang-top 20 na producers ng ginto sa buong mundo. Ayon sa ating nakalap na datos ng Pilipinas, nagkaroon ng gold reserves mula December 1956 hanggang Mayo ng kasalukuyang taon ay umabot ito ng $10.022 billion. Grabe, napakayaman pala natin. Kuya, ilang gramo bago maibenta yung ginto mo? 1 gramo lang po. Minsan po, 3. Yan, 2. So, ibig sabihin, iniipon nyo muna? Iniipon lang po namin. Mula dito sa San Jose, Bulacan ay nagbiyahe tayo. Kasama natin ang ating sasakyan. Ang pangalan niya ay Picoy. Aabutin din tayo ng halos 1 oras sa biyahe at merong habang 11 kilometers. Bibisitahin natin ang mga kabalat. Sila yung mga katutubong dumagat at malalaman natin dito paano ba sila nakakasurvive sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Eh sila kasi mga katutubo kasi kaya sila yung ano talaga dito, pero pag iba daw bawal. Siyempre, ito lang yung ano yung kabuhayan na nakagisnan nila eh. Balik mo yun yan. Ano dito? Maganda na yan. Agos. Gamit ka goggles. Ha? Goggles. Pabangat dito. Marami tayo dito. Pag ganun lang yung timbangan, makikita mo sila dyan. Pero sa tingin mo kaya, pag hinukay yan ng talaga... Ano lang to, adult lang kasi yan. Ah, ibig sabihin sa ibabaw lang. Naagos ng tubig yan galing sa mga bundok yan. Basta din yun. Parang kung sa ito, parang ano ka lang yun. Kung sige lang, kung ano ba, may laman. Patak-patak lang talaga, ano? Sure nito yung mga maraming ginto nito sa bundok yan. Ito talaga yung mahanap mo yung pinakatulangin ako. Siyam na taon ako, marunong ako maginto. Mga kasama namin dati galing Diwalwal eh. Ah, Diwalwal? Oo, pumunta sa amin. Gaano karaming nakukuha niyang ginto doon? Hindi kasi pare-pareho yung ano ng ginto eh. Yung kuha. Pero may nakaranas talaga ko yung sa mga tinatrabuhan namin na ano na mga gintuan. Nakaabot talaga kilo-kilo yung kuha. Kaso lang, napakarami yung tao na nagtatrabaho. Iba-iba yung... Square-square na yun ano? Hindi. Yung square-square ano yun eh. Yung gold bars. Ang dot kasi yung ano lang yan, ganyan din. Nakita ko kasi lang lilinisin pa yun kasi madumi. Eh yung sa inyo may mercury. Mercury. Tapos yung ginigiling pa pag yung sa bato na. Yun yung nakakasira sa ilog. Oo. Pero pag ganito safe naman ito. Yung ganyan ginagawa nila. Kasi sira nito ilog eh. Kasi walang ginagamit na chemical eh. Sabi niyo naman talaga yun eh. Butas talaga. Gamitan niyo ng makinaryang malaki. Makina. Anong pangalan mo kuya? Alin. Salado. Okay lang ma-post sa FB ito. Okay lang. Si Iman. Ngayon si Iman ka na. Pag nasa barko si Iman, pero pag nasa lupa, ano? Si Iman na uwi. Si Iman si Sisid. Iman si Sisid. Salamat kuya. Araw sa gabi. Sige. Nakilala ko ang pamilya ng isang katutubo. Si Ate Mary Ann ay isang Tagalog at ang kanyang asawa ay purong katutubong dumagat. Pagiginto ang pang-araw-araw nilang trabaho na siyang bumubuhay sa kanilang 7 anak. Kuha ka na ba ng malaking ginto? Ano po, kasi laki ng yung kuko ng bata. Kalahati ko dito po kung hindi liit. Eh magkano naman yun? Isang guhit lang po, 1 piraso kasi papaya. Napiti. Yun po yung pinakamalaki namin kuha. Malalaman natin gaano ba kahirap ang trabahong ito. Bisbuhay ang kanilang ginagawa para lang mabuhay ang kanilang 7 anak. Makikita nyo ako dito, lumusong na ako sa ilog at halos lampas taon ang lalim. Inabot ako ng 5 oras sa paninisid ng ginto. Sa kasamang palad, niduling na ginto ay wala akong nakita. Akala ko madali ang kanilang ginagawa
Dahil simple lang naman, sisisid ka lang naman ay meron ng ginto. Mga kababayan, ang kanilang trabaho ay buwis buhay dahil itinigil ko na yung aking paninisid dahil nakakaramdam na ako ng kakaiba sa aking katawan dahil masakit na yung aking mga paa at namumula na yung aking mga mata. Malinaw yung bote mo. Ayun kuya, malinaw-linaw yung bote. Ito, ilang araw mo nang kinuha ito, te? Kanina pa lang po yan. Kanina, okay. Meron na yan. Meron po, yun. Gano'ng kita yung... Kuya, ang galing, ha? So, ito, magkano na ito pag binenta mo? Guhit pa lang po yan, 300. 300, isang guhit. Hindi na lang ako mangkape. Yan, ha? Ito, te, napupuno nyo ito? Hindi po. Kapraso lang. Siguro ang yaman mo na pag napuno mo ito, ano? Yung kapiraso lang po ang isang gramo yun. Saan ka kumukuha ng boteng ganito ito, te? Ganito? Din po yan, din. Binibili nyo din? Pinukulot lang gano'n. Ayan. Anong oras pa kayo nag-ano, te? Nag... sisisid? Ayun ang alas 9 po nag-umpisa siya. Ayan. Mga ilang gramo bago nyo ibenta sa bumibili ng ginto? 2 gramo po, 3 gramo. Iipon mo na. Ilan yung 3 gramo pag binenta mo? 3 gramo po. Ano? 9,300. Aba, ang galing naman. Mga kababayan, nagulat ako. Dahil si ate at ang kanyang buong pamilya ay nakakatatlong gramo sa 3 linggo at binabayaran ito ng 3-1 kada gramo. Malaki na ito sa mga katutubo dahil nakaka 3 grams sila, katumbas ito ng 9,300. Malaking halaga na ito para sa mga katutubo dahil sa mga katutubo, mahirap pong kumita ng ganyang halaga. Sila lahat nag-aaral. Ah, buti naman. Eh si Kuya, anong pangalan mo ate? Mary Ann po. Mary Ann, si Kuya? Si Edwin. Kuya Edwin. Makoy, kung tawagin dito. Makoy. Paano mo nakilala si Kuya? Ano po? Sa tatay ko. Kabarkada niya po yung ama ko. Kaya kayo nagkatuluyan. So, grabe ano? Ate, kailan nyo pag ginagawa itong pagiginto? Matagal na po. Maliit pa yung anak kong yun. Yun pang maliit ko yung mag-aalaga ngayon maliit. Taon na rin, dekada na. Yung anak mong panganay, ilang taon na? Ngayon po, 18 anos na yung panganay ko eh. Aba, binata na ano? Dalaga po, puro babae anak ko. Puro babae? Limang babae, isang lalaki. Ah. Yung bunso ko ang lalaki. Yan po, ampun ko yan. Ampun mo, nag-ampun pa kayo? Opo. Nasaan yung tatay? Wala po, wala yung magulang niya. Nasa Parahome. Pero ate, nagkakasya naman yung ano, ang ginto nyo. Maliban sa pagiging tute, ano pang trabaho ang kaya nyo gawin? Marami pong trabaho dito, magbubuhok, magpapawi. Pero hanggang ngayon, wala pang bagyo. Mula nung nag-ginto ka, te, ilang pera nang naiuwi mo sa bahay? Dito na po mga bilang. Ibig sabihin, nagkakasya naman talaga. Kasya na dito. Pagka nagbenta kami ng ginto, pinapamili na namin yung budget namin para para makapag-ipon pa ulit kami ng kasusunod. Buti ate, hindi binabarat yung ginto. Hindi naman. Kasi yung kumukuha naman sa amin, sinasabi naman niya, pagka tumaas yung ginto, pinataas na rin kami. Magaling ha. Isipin mo. Eto, mga ano rin ito, te. Tapos itong barkis mo din. Hanggang ngayon pala, mga kababayan, nag-exist pa rin yung mga cold panning ng mga ginto dito sa ilog ng Bulacan. Ayan, no? So, talagang ano, mga grupo ito ng mga katutubo din, mga kababayan. Si ate lang ay talagang Tagalog. Siyempre, yung pag-ibig naman walang pinipili. Nakatuluyan niya isang katutubo. Ay, nakuha ka na? Eto tayo, nag-aaral din. Anong grade ka na? Grade 8. Marunong ka nang bumasa.
Yan. Pagtapos mo, anong gusto mong maging? Ha? Army. Ba't mo ano ginagawa yung pagiginto? Para pamilya ko yung para makatulong ka sa nanay mo. Ba't mo gustong makatapos? Matulungan mo yung nanay mo. Mag-aral kang mabuti ha, para siyempre mahirap din yung maginto forever. Napakahirap din yung ginagawa nila. Ayun te, anak mo din yon. Ano yung kape na? Aba. Mukhang malalim na ate ha. Yun o, sarap ah. Magkano ang kape ngayon dyan? Meron na daw eh. Pero ate talagang ano, hindi kayo pinagbabawal na maginto dito. Basta yung mga katutubo, ito yung hahanap buhay. At least hindi kayo gumagamit ng mercury, ano? Kasi pag ginamitan nyo ng mercury yan, malalason yung ilog. Alam nyo ba mga kababayan, na ang paggamit ng mercury sa pagmimina ay malaking problema sa ating kalusugan? Dahil ang mga minero ng ginto at malalaking kumpanya ay ginagamit ang kemikal na ito para madaling makuha ang mga ginto na nakahalo sa mga bato. Isa pang dahilan ng pagkasira ng ating mga ilog ay ang paggamit ng mercury, dahil dyan namamatay ang mga isdang nakatira dito. Sa mga katutubo na nagmimina sa ilog ay safe na safe ang kanilang ginagawa. Kung ikukumpara natin ang mga buhaya at mga magnanakaw sa lipunan, dahil sila ang sanhi ng pagkasira ng kaligasan. Kinalbo nila ang mga kagubatan, sinira ang mga bundok, sinipsip lahat ng mga ginto para lang magkaroon ng kayamanan. Ginto dito. Galing po yan sa mga bundok. Hindi ba mayroong malaking nagmimina sa taas o talagang nature siya? Nature po talaga. Aba, ang galing naman. Nagmimina, kasi kung may nagmimina, dito na lang din kami. Kasi malalaki ito. Ito po. Mga inanod lang ng... Mga inanod. Galing dyan sa mga sapa. So hindi lang pala sila Lola Ligaya ang ano, nagmimina. Tignan, may ginto talaga siya, sir, oh. Ayan, oh, tignan mo. May ginto talaga siya. Oo, ginto mo. Ayan siya, oh. May ginto talaga siya. Nasa 21 kuya. Ha? Nasa 21. Ayan, oh. Talagang meron, ano? Nakakapagtaka. Sabi kasi ng iba, baka daw may nagmimina sa taas. Eh, sabi ko, watershed kasi yan, eh. May magmimina. Galing sa bundok yan. Talagang nature siya, ano? Yan pala yung makukuha niyo. Wala ka pa. Isang araw ito makakilang buwan tayo mo. Dalawang buwitan siya lahat. Magkano ano ngayon? Iiwan ko ang 1 gramo. 300, 600 ang binita. Pero ang 1 gramo, te, tumatagal ng ilang araw? 7 araw. Kasi minsan, mamaki ang kuha, minsan po. Kaya. Si Aya naman! Grabe si Guya, kanina po. 1 oras na yata sa ilalim nito. Puno na ng tubig. Lasang ilog na yung kape. Wala ka talagang bata ka. Ito, nakuha mo rin sa ilog ito. Hindi po. Hindi. Nagdaga mo pa yung tubig. Kinapusta ng hangin si Guyo. Yung barkis, ito yung sumasala sa mga ginto na maliliit na ayan, sa pinakailalim niya yung kulay green, yan yung parang ano, net na sumasaid sa mga inaagos sa ginto dito.
Baka marunong din si Kuya. Meron na? Nagiginto din sa kanila. Pero nagaganyan ka na? Oo. Saan ba yung lugar nyo kaya? Sa Iloilo. Iloilo? Pero doon, may nagmimina talaga or nature din? Marami doon. Ibig sabihin, doon may nagmimina talaga, dito nature talaga. Ano lang ito sa kanila, yung na agos na ng tubig ba? Na gets, no? Galing bundok. Siyempre, yung ginawang dam siguro, no? Tapos na... Oo. Tapos na agos-agos na lang yung mga ano, no? Gold nuggets, no? Kung masipag ka, mabubuhay ka. Pero sa purong Tagalog, alam mo naman minsan ang Tagalog tamad eh, no? Hindi gaya ng mga dumagat. Talagang ano, masisipag sila. Ayan o, tignan mo. Patingin. Ay, ang laki. Ayun ba ito na yan? Yung kulay itim? Hindi. Ayun. Ah, o, tignan nyo. Ang galing o. Meron na talaga. Ito mga ilang guhit na ate. Gramo, hindi guhit. Di, wala pang gramo ito. Wala pa pang gramo yan. Wala pa. Kasi pagka isang gramo, malaki, madami-dami na yan. Kasi sa totoo lang, pera offense sa mga Tagalog. Hindi nila kaya ito, ano? Sa tingin mo kaya nila ito. Hindi, ano? Kasi mahirap eh, di ba? Mahirap yung ginagawa nila. Ano na din eh? Excel kasi yan eh.